Muli, maganda ka po sa inyo lahat. 70 days na lang po, magre-retiro na tayo. At syempre, nagbabalik tanong na rin tayo sa saan tayo nag-umpisa, ano na naabot natin. Kaya talagang makasaysayan ng pagpasok ko dito, ito pong nasa likod may t-shirt ko po nung tumakbo ako ng congressman. No? 1998 lang naman. Pero bilib ako na naitago nyo, maayos pa. Tapos kanina mo po, may isang bumati sa akin. Sabi niya, hindi po ako naghapunan, hindi ako nag-agahan para makita lang kayong personal. No? Si Chris Hoka sa lukuyan nakatira ho sa amin. Sasabihin ko sa kanya, Chris, baka wala kang kaibigan na gano'n. Nilampasan yung hapunan at agahan para makita lang ako. Kaya parang wala na akong dapat sabihin yata dito. Thank you na lang ho. Konti-konti lang ho. Siguro, galing nga tayo, pinasinayaan natin itong Lipa-Alaminos Road. At bago nga pala pag-usapan yan, nung snap election po kasi, naatasan akong mga kampanya dito sa Batangas. Mga 11 araw. Doon sa 45-day period, 11 araw ako dito. At sabi ko nung araw pa, tila yung mga Kapampangan at saka yung Batanggenyo, tila magkapareho. At kanina hon, may naman ako nakita ng dagdag na preba nito. Sa amin po sa gitnang Luzon, isang matayog na bundok doon, pangalan Arayat. Dito may bundok rin kayo sa lahat ng pangalan, pinangalan Malarayat. So, maka talaga magkakamag-anak tayo na kahiwalay lang kamakailan. Okay. So, binuksan nga po natin itong karsadang ito. No? At tinataya nga malaking ginhawa ang maidudulot sa lahat ng kailangan dumaan sa karsadang ito. Ang balita sa akin nung araw po dahil sira-sira, iniiwasan. Tapos nagulat ka ako doon sa aking briefer, sinabi na meron pa rin mga, pag gusto mo lumakbay dyan, mga bayo ka o maglakad. Sabi ko, mga bayo, 21st century na nangangabayo para lumipat ng lugar-lugar. At yung araw ho, para maibaba yung produkto sa mga pick-up points, so, tulad ng nyog. Ngayon, sinaayos na po, 17 kilometro, medyo malaki-laki rin po halagang ginamit natin dyan. Pero sa totoo lang po, no, ito 17 kilometers to, bahagi lang po ng lampas 18,500 kilometers ng karsada sa buong Pilipinas na na-pave natin. At kadalasan nga ho, nakakatipid pa tayo sa estimate, sobrang galing po nito si Babe Singson, sampu ng mga kasama niya sa DPWH. Tinulungan pa ng mga opisyales tulad ni Gobi para naman mabawasan yung mga issue ng right of way. No? Eh talaga mapapabilis natin. Ulitin ko lang ako. No? Noong ako po ay congressman, no? Para kung magkaroon ho kami sa distrito ko, 159 barangay sa Tarlac, ang nakukuha ho nating tulong na karsada, eh git kumulang parang 10 kilometro hanggang 14 na kilometro. Kaya na po maghala mag-divide ng 14 kilometers divided by 159 barangays, ilan po mapupunta mga karsada sa kanila. Pero iba na nga ho sitwasyon ngayon. Siguro, para mas maliwanag na maliwanag, gusto ko pong iwan sa inyo para maipakita rin, no, ano ba ibig sabihin talaga ng pagtaak sa Dangma Twin. Noong Lunes po, nasa Bacolod ako, tumungo akong Bacolod, maglalanding ka sa airport na nasa Silay, ibang bayan po yun. Silay, dadaan ng Talisay hanggang umabot ka ng Bacolod. Gabi ho kami dumating, una ko napansin na pagkagandang-ganda ng karsada mula Silay hanggang papuntang Bacolod. Parang highway. Highway na talagang simentado lahat. Yung mga pating poste ng ilaw ho eh, akalain nyo para expressway. Ngayon, habang tumataka kami nung lakad na to, nakailang beses na po ako nagbalik-balik ng Bacolod. At nagulat ako dahil parang wala akong nakikilala. No? Wala akong nakikilala sa lahat ng dinadaanan namin. Hanggang dumating ako kami ng Bacolod City, eh akalain ho, yun ba, Bacolod City, oh, parang pangkarniwan na lugar sa probinsya, yung matayog yung kanilang City Hall. Lahat ng commercial activity nasa paligid ng City Hall. At pagkatapos nun, lumampas kayo ng konti ng bayan para medyo wala na masyado nangyayari. Okay. So, lang ibalita ko sa inyo, buhay-buhay kami sa gilid at likuran ng kanilang City Hall, na Monday ho to, no? Isipin nyo, wala masyadong taong mga namamasal, nagpapahinga, nagpapapresko, pero punong-punuhon ng tao, meron sila parang kung titignan nyo sa Maynila para equivalent ng Baywalk. Pero mas nagulat ako, pagkalampas nun, may dinala kami sa isang lugar, ang ngalan ay Marketplace. Marami hong kainan dito. At Monday, pati sa Maynila ho, Monday, normally patay yung mga entertainment areas, di ba? Pagod ang tao nagtatrabaho. Doon ho, Monday,
lahat halos ng mesa dito sa napakaraming restaurant, doon sa lugar ng marketplace, Lunes na Lunes ng gabi, puno, mabibilang mo yung mesang walang laman. So ang dami hong taong nag-e-enjoy hong kanila sarili doon. Ang hindi lang puno ho yung restaurant na kinainan namin, ang pangalan Entings. Ang spelling ho, E-N-T-I-N-T-I-N-G-S. Ang pronunciation sa Bacolod ro, Enting. Pagdating ko, wala itang, ba't kaya tayo dito dinala? Mukhang hindi masarap dito, wala katao-tao. Pero kumain kami, masarap nga. At sinabi sa akin ngayon, Lunes raw ho pala, sarado yung Entings. No? Dahil hindi lang mahindihan si Gob, Governor Marañón, eh, binuksan para humapsubukan natin. Kaya talagang, yung at saka yung lahat ng karsada nga papunta doon, no? Meron lugar doon ang ngalan ho, eh, kung di ako nakakamali, Villa Angela, Bacolod Isro ho. Para ka na nagpunta sa Bonifacio Global City. Para na rin dito sa Lipat, para na rin sa Batangas City na yung kaliwat kanan yung mall na talagang buhay na buhay yung komerso. So, importante sa akin doon, number one, maganda ekonomiya nila doon sa Bacolod, yung mga tao may kumpiyansa na maayos ang buhay nila, na lalo pang gaganda ang buhay nila, kaya may kakayahan na pumunta nga dito sa mga kainan sa labas ng bahay, hindi ho kinakabahan sa kanilang kinabukasan. Okay. Ito hong gusto ko din, di da babaybay nga ho na sila, Talisay. Yung Talisay po, nireport ni Mayor sa atin. Ano ba ang ginawa ng gobyerno doon? Basically, yung karsada mula airport hanggang Bacolod City. Dahil labuksan ho bigla itong parte na dati ho, sakahan, no? Nakita ang potensyal ng dalawang malakihang kumpanya ng de-develop, Ayala at saka Mega World. Sa kasalukuyan po, ang itinayo pa lang ng dalawa bakod nung nabili nilang lupain. Pero dahil nagpakita sila ng interest, yung presyo ng lupa po doon, nagtaasa na. Dahil tumaas yung presyo ng lupa, tumaas yung tinatawag na real property tax. Yung kinikita, hindi po yung tax, yung kinikita ng bayan. Dahil sa tumaas yung pondo nila, anong nagawa ng gobyerno ng Talisay, no? Yung kanilang, meron silang special education fund. Doon sa special education fund, unang-una po, nabigyan ng dagdag na travel allowance yung mga guru nila na nagpupunta sa mga liblib na barangay. Nakabili sila sa sarili nilang bus. Nagbibili sila ng IT equipment. Nagpatayo ng sarili mga building. Yung school supplies ng kabataan na in-augment. Meron pa hong feeding program ng kindergarten hanggang grade 3. Okay. Yung bakit ito feeding program? Dahil karamihan ho na umaalis sa eskwela, doon bumabak sa kinder hanggang grade 3, sila yung most vulnerable dahil poor nutrition. So, ulitin ko lang ho, no? Ganun kasimple ho ang kailangan gawin para talagang pabaguhin ang anyo ng isang lugar. Isang karsada galing sa gobyerno, trinato natin tama yung mga negosyante, inalalayan natin sila pagpunta sa mga lugar, dinedevelop na yung lugar, at ngayon pa lang ho, no? Bakod pa lang itinayo nila, meron ng resultang positibo para doon sa bayan ng Talisay. Dagdag ko pa po, siyempre pag tinayo na yung mga gusali, mga mall, mga pabrika, doon sa mga dinedevelop na lugar, dagdag na trabaho, dagdag na income doon sa kanilang pamahalaan na siya naman magpapakinabangan ng ating mga kababayan doon. Okay. Yan po ang daang matwid. No? Yun ang pinipilit natin mangyari sa lahat ng parte ng Pilipinas. Sama ko na rin po, isang example pa. Ang governor po ng Lanao del Sur, no? Si Bombing Adjong, meron usang dalawang bayan na binabagtas. No? Isa pong bayan, ang ngalan ay WOW. WOW. WOW yata. W-A-O. WOW. Yung kabila naman po, Bumbaran. Ang problema po, magkabila ang dulo ng probinsya niya. Siyempre, governor ka, kailangan mo dalawin lahat ng sinasakupaw niyo. O, pagkada dalaw po niya, ang biyahe raw ay 8 oras sa loob ng isang probinsya. Dahil walang karsada nung araw na didiretso dito dalawang bayan na to, dadaan muna siya mula sa kanya kapitolyo, pupunta siya ng Cagayan de Oro, ng Iligan, ng Bukidnon, para bumalik sa probinsya niya. 8 oras sa biyahe. Nabuksan na po natin yung karsada dyan, yung dating 8 oras sa biyahe, 1 oras kalahati na lang ngayon. Pag natapos yung paving, 1 oras na lang. Ano pakinabang nung bayan? Di ba? Ang pakinabang po, may governor sila. Sipin nyo dati, no? Babiyahe si governor, 8 hours. Babiyahe pabalik, 8 hours. 16 hours na po yun. Kung matutulog na normal si governor, 8 hours na naman yun. Madaling salita, 24 hours na yun. Ubus na yung araw. Baka malamang, tumitira na siya dun pag kailangan niya madalaw yun. Ngayon, no, wala nang dahilan para hindi niya madalaw na mas madalas dahil 1 oras na lang ang biyahe. Yung servisyong kailangan nila, mahahanap ko anong pangangailangan, mapapadala, mas mabilis. Dahil nga ho,
sa wakas, no? Nagkaroon sila ng karsada para maiugnay naman itong dalawang bayan nilang pagkalalayo. Lahat po nito, lahat ng binabanggit ko sa inyo, no? Yung iba, ayoko naman maging parang seramplake. Alam naman nyo dito sa Batangas, eh, hindi natin noong 2010, yung four-piece, wala kayong membro. Walang tinutulungan kabahayan sa Batangas noong 2010. Ngayon po, nasa 89,000 ang tinutulungan nating kabahayan. Kung tama tanda ko sa PhilHealth to, para 96% na po enrolled ang Batanggenyo sa PhilHealth. No? At marami pa iba. Ngayon, dahil nakita ko yung t-shirt nakalagay kasi doon, Ninoy noon, Noy ngayon. Naalala ko yung tatay ko at nanay ko na nagsasabi, huwag kang magtataas sa sariling bangko. Kung may nagawa ko at may nagawa kami, kayo na akong testigo. Kung may nangyaring pagbabago, wala. Kung wala ko kaming, wala kami nagawa, Mayo, no? Mayo na susunod na buwan, sa ikasyam na Mayo, referendum yun, sisantihin na nyo kami at aming mga kalyado. Kung may nagawa na kami maayos at malaki, nagawa namin. Siyempre, nasa sa inyo rin po yan. Kung ipagpapatuloy natin lahat na nangyayari. No? Ako po yung humihingi ng paumanhin sa mga speechwriter ko na maganda yung talumpating sinulat na hindi ko po binasa itong araw na ito. No? Babasahin ko na lang ulit mamaya. Ulitin ko lang po. Alam nyo, at lalo ko pang masididin, susunod ko pong pupuntahan lugar. Noong natapos na po yung halalan noong 2010, nanalo na po tayo, hindi pa tayo naproklama. Alam naman po nyo, hanggang hindi ka napoproklama, medyo lalong tumataas raw yung panganib. Kinulong nila ako sa Tarlac. No? Doon muna ako hanggang handa na yung Kongreso para iproklama tayo. Habang nandun, siyempre napag-isip-isip tayo. Isa lang naman talaga ang inaambisyon ko. Kailangan yung iiwanan ko, di hamak mas maganda sa akin din at nan. At iniisip ko nung umpisang yun, paano nga ba natin gagawin lahat nito? Paano ba natin pababaguhin? At saka hindi, kung pwede, hindi pa isa-isang bagay. Kunyari ho, no? 6 years, nakapagawa tayo ng, nakikita ko lang itong classroom na ito. Wala akong pinagawa classroom dyan. Pero sa buong Pilipinas, 185,000 classrooms ang naipatayo natin in 6 years. Nung araw ho kasi, no, lalaban kami sa Kongreso para mabigyan ng eskwelahan ang distrito namin. Magkaroon ka ng 8, pwede na. Magkaroon ka ng 10, medyo magaling-galing ka. Pag nakakuha ka ng 12 paaralan, no, na naipatayo, at ulitin ko nga sa inyo, 12 paaralan, hatiin natin sa 159 barangays. No? Para lalabas yata ng tigitigisang silya ang bawat barangay. No? Ngayon, no, ulitin ko lang, ho, napagtulong-tulungan natin, kaya lang kasi ng budget, mga 8,000 classroom kada taon. Sa Daang Matwid po, no, sa Batangas lang, napagtulong-tulungan natin kulang-kulang 5,000 classroom. At ulitin natin, no? Lahat po niya pwede magawa eh. Paano pre ba eh? Nagawa na natin. Pwedeng ginawa nung araw. Huwag lang natin bubulsahin yung pondo ng bayan. Ang dami natin magagawa. Ang dami natin matutulungan. Alam po niyo, pag ako tinitingnan ko ngayon, no? Ano ba yung kinabukasan? Pinaliwanag kanina ni Secretary Singson, bubuksan, may panibagong mga karsada. Isa, ibisan yung traffic sa Batangas City. Batangas na port, diretso na sa Star, hindi na tatawid sa looban ng Batangas City. Pero ang talaga nakaka-excite po, itong nasa coastal nyo, na, anong dulo, Lobo? Malabrigo, San Juan Road. Pag yan po, madali na access, no? Maraming resort na nagtatayo dito, marami kayong turista. Sabi nga, bawat isang foreign na tourist na dumating sa Pilipinas, isang trabaho nililika. So, pag tayo nagsabing, habulin natin dagdagan trabaho, gawa tayo ng proyekto na magbibigay ng trabaho. No? Ito po, in effect, parang tourism road, dadali sa turista, meron pakinabang yung mga taga dyan po na magkakaroon ng hanap buhay. Subukan kong i-encapsulate ito noong lahat ng pinagsusubukan natin gawin. Ganda, nasa eskwelahan tayo. Lahat narinig natin, magdadagdag ng trabaho. May kandidato nagsabi, milyon-milyon trabaho ang gagawin niya o lilikhain niya taon-taon. Sabi ko, magawa mo yan. Una na akong pupuri sa iyo. Okay? Ano ba ang kailangan gawin? Una muna, importante sa atin, hindi trabahong ginagawa lang pag yung survey period. Ilan ba ang empleyado? Bigla mag-hire tayo ng mag-street sweeper. No? So pag nilabas yung statistika, uy, ang dami may trabaho.
Pagtapos ng survey period, si Santi na. Balik ulit sa walang trabaho. Ang inabol natin, kailangan permanente ang trabaho. Sinuri natin, ano mga hakbang ginawa natin dyan? Eskwelahan. Bakit tayo pumasok sa four-piece? Libre ang grade school, high school, panahon pa na nanay ko. Pero ang out-of-school youth natin, umabutan ng 2.9 million noong 2008. Sa 2013, no, nasa 1.2 na lang po yung out-of-school youth. Okay. Anong punto? Makapagpawasok ka sa eskwelahan, four-piece, pangunahing kondisyon, panatilihin ang bata sa paaralan. Tinulungan rin natin sa kalusugan, kaya meron kang feeding program, kaya may health checkups na kasama ng kondisyon para matanggap yung ayuda ng gobyerno. In-increase na natin yung pantawid na pamilya hanggang high school, na graduate tayo ng lampas 300,000 sa unang batch dito 2015. Doon po sa unang batch, kulang-kulang 14,000 ang honor students. Yung nagsalita para sa kanila, parehong natanggap sa UP College of Engineering na alam natin quota course. Okay. Pwede sanang wala na nangyari sa kanila. Pero dahil tinulungan yung lahat, tinulungan ng pamahalaan, nakapagtapos ng high school, ngayon po nagpapasok na sa college at merong ilang libo na rin po na natulungan na iba pa mga programa hanggang college. Okay. So, pinag-aral. O pagkatapos doon, kinausap natin ang industriya. No? Ano ba ang mga trabahador na kailangan nyo para yung mag-aaral naman natin pag nakapagtapos may papasukan? Ginaid natin. Ano bang problema din natin? Maraming yung pumasok sa tinatawag na occupational and physical therapy na course, marami raw trabaho. 4-year course, nag-board exam, pumasa, nung nakapasa na, lisensyado na, wala na yung trabaho. Lumipat ng nursing, gumastos yung pamilya na hindi bababa sa kalahating milyong piso para alin sila. 4 taon na naman, board exam na naman, lisensyado na naman, wala na naman trabaho. So, anong ginawa natin? No? Kinausap lang natin ulit ang industriya, anong kailangan yung trabador 2 years from now, 4 years from now, 6 years from now. Resulta, tingnan po nyo yung pinagtapos ng TESDA. Yung kanilang general average po, hindi natin 28.5% ang nakakahanap ng trabaho 6 na buwan pagtapos pag-graduate ng kurso. Ngayon po, nasa 72% na. May mga sector po, 93 to 96% ang nakakatrabaho pagka-graduate sa kurso ng TESDA. 9 million course graduates po ang napatapos ng TESDA. Yan po, may trabaho na talagang hindi naglilinis lang ng karsada ng panandalian, pero panghanap buhay pa. Magandang balita pa po doon, yung mga nakapag-training sa BPO sector, yung mga call center, unang sweldo pa lang lang, sa unang taon ng pagsisweldo nila, pagbayad nila ng buwis, yung ginastos ng gobyerno para paralin sila, bayad na. Lampas pa sa ibabayad nilang buwis. Ibig sabihin po noon, yung binigyan natin pagkakataon ngayon, sa haba ng buhay niya magtatrabaho sa, marami siyang bibigyan ng parehong pagkakataon. Pwede nating ituloy-tuloy yung programa. Okay. So, mga kasama, dito na ako, samantalin ko na, balikin ko, di ako mababalik dito bago matapos ang termino natin. Papasalamat muna ako sa inyo na binigyan niyo akong pagkakataon na mamuno sa isang dakilang lahi na talaga naman pong naasahan natin sa lahat ng hamon. Sa anumang parehas sa sukatan, palagay ko malayong-malayo na po narating natin sa pagtaak ng tuwidadaan. Siguro sa dulo lang po ito matinding pakiusap ko sa inyo. Sabi, parati ko sinasabi, dati dapang-dapa tayo, di ba? Sigma no face ang tawag sa atin. Ngayon, Asia's Rising Tiger. Nakatindig na tayo muli. Natuto na tayo lumakad. Pansinin po yung nangyayaring magbabago sa mga lugar tulad ng Talisay. Wala pa yung sagad na benepisyo niyan dahil wala pa yung mga gusali, itatayo pa lang. Wala pa yung mga pabrika, wala pa yung mga trabaho. So, ang punto ho nito, pag nagdatingan lahat nun, no? Dati kasi, alam niyo, pag may sinasaka kang lupain, baka komportable buhay na isang tao. Yung isang ektaryang dating sakahan, gawin mong factory, pwedeng 500 tao nakikinabang dyan. Tama ho ba? O, yun ang nangyayari sa Talisay at sa marami pa ibang lugar. Dito sa Santa Rosa sa Laguna, nakita. Dito sa Batangas, yung First Philippine Holding sa Santo Tomas. No? Noon ako nakita yun, maraming bakanting lote. Pa-expand at pa-expand, parami ng parami yung factories na tinatayo dyan, parami ng parami yung trabaho. Yung ilang dalaw ko sa kanila, tinanong ko, meron pa ba kayong paraan para palawakin to? Sabi lang, meron po. Tapos yung tinuro sa akin, puro mga hills. Sabi ko ba, tatayo nyo, medyo bulubundukin na. Ganong kalayo na inaabot. At marami pang araw on demand.
So, nagpapasokan eh. May tiwala na yung mga negosyante sa loob at sa labas ng bansa, sa kakayahan ng Pilipino at sa katinuan ng gobyerno. May tapang sila na dito makipagsapalaran sa kanilang mga negosyo. Sinasanay natin mga kababayan natin na para walang maiwan, may kakayahan sumama dito sa pag-asenso ng buong bansa. No? Yung mga pangangailangan natin, hindi ko naman sasabihin nun, natapos na natin lahat ang pangangailangan. Pero marami-rami na po tayong dati, bahala na. Di ba? Parang bahala na ang bawat isa sa atin. Ngayon po, maliwanag yung ayuta ng Estado. Ikasam na Mayo ho, sa akin, referendum. Eh. Tama ba ginawa namin sa inyo o mali? Kung mali, ang daming ibang gustong pumalit. Di ba? Sila yung upo nyo sa pwesto. Kung tama naman ang ginawa natin, kung palagay nyo, ito ang direksyon na dapat talaga tayong marangkada, may matinding pakiusap ko naman po sa inyo. Tulungan nyo yung magtutuloy ng daang pagtaak na at sa daang matuwid tulad ni Marrojas at ni Lenny Robredo. Papakiusap ko sana si Gobby, kaya lang alam ko na ako maitutulong kay Gobby dahil sigurado na ako kay Gobby. Yeah? Yung hindi tutulong kay Gobby, medyo malabo yata ang usapan. Kaya sabi nga lang baka ma-over. Ah, makabayan, magtatapos na po ako ngayon. Ulitin ko lang po. No? Talagang lahat ng politiko siguro para sinasabi, salamat sa pagkakataon sa inyong maglingkod. Pero sa totoo lang, ano, pag ako po, binalikan ko yung mga hamon na hinarap natin at yung nagawa natin bilang isang sambayanan, talagang damandama ko, no, na hindi ko magagawa yung nagawa ko kung hindi ako sagrado at panatag ang kalooban na nasa likuran ko kayo lahat, na dadamayan niyo ako sa lahat ng kailangan natin gawin at sa lahat ng pagsubok ng dinanan. Kaya talagang karangalan ko po naging pinuno ng isang dakilang lahi na talaga namang kayang harapin ang anumang hamon at siguro yung kaya natin marating ang limitasyon na lang yung ambisyon natin. Magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming salamat po.